Sumayyo ang Panginoon. Sumayyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nabalita ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Kapernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Naphtali. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupay ng Zabulon at lupay ng Naphtali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nagpapuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ang malingin niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayon tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na sa Jesus ang sabi niya, pagsisihan ninyo kaligtan ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon din iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at hindi nangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Kristo. Magsigupo po ang lahat para sa humilya. Yung ikapat na linggo ng Enero, the fourth Sunday of January, ay dinadeklara na maging World Sunday ng Pope Francis. Ibig sabihin na alagay natin bigyan ng panahon sa pagbasa ng Biblia. Sana everyday, kung everyday kayo ay nating Facebook, sana everyday nagpapasa din ng Bible. So, yun ang hangod sa atin na bubuhayin natin ang salita ng Diyos. Hindi lamang papasahin, pero isabuhay ang salita ng Diyos. So, bilang binyaga, sana we encounter the Lord sa pamamagitan, of course, in our experience, sa pamamagitan ni Renat, pagpapasa ng salita ng Diyos. At habang yung salita ng Diyos, hindi lang binabasa, isa sa buhay at ibahagi sa kapwa. Tayo ay maging misyonero, maging instrument to share the Word of God sa kapwa natin. Yung ating pagbasa ngayon ay yung bago nagsimula ang Panginoon sa kanyang pag-mission. Of course, tinanggap na yung binyag ni Juan at pumili din siya ng kasamahan. Kasamahan niya para sa kanyang pag-mission. No, ang mission, it is a communal act. Kasi ang mission natin, God's mission. Tayo ay instrument lamang. So, si Jesus ay pumili ng mga alagad para sumunod sa Kanya. At sabi nga dito na bago siya pumili, pumunta muna siya doon sa lupain ng Zabulon at Naphtali. Ito ay mga lugar ng mga hintil. At dahil nandun na si Jesus, para ito ay nagbibigay liwanag sa mga taga-Zabulon at Naphtali. Sabi nga na daanan sa gawing dagat sa bayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil, itong bayang nagpapuhap
sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Iwanag at agladito siya ngayon tumatanglaw. So dahil kasama nila si Jesus, ibig sabihin, may pag-asa, makita ang liwanag. That's why kung si Jesus ay nasa buhay natin, tayo rin ay maging instrumento na maging liwanag sa kapwa natin. So dahil si Jesus ang nagbibigay liwanag. Ngayon, sabi ni Jesus, pagsisihanin yung taligtad ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ang maghahari ang Diyos. Pagkatapos kagad doon, nagpumili na siya, nagalakad, at may nakita siyang dalawang mangingisda. Sino yung pangalan nito? Narinig nyo? Anong pangalan? Si Pedro at yung kapatid niya si Andres. No? At sabi nga dito, anong ginagawa nila? Naghahagis na lambat. At sinabi ng sumunod kayo sa akin at gagawin mo kayo mamamalakaya ng mga tao. Sumunod kayo sa akin at gagawin mo kayo. Okay? Ibig sabihin, si Lord ang bahala. Pag sumunod tayo sa Panginoon, si Lord ang gagawang paraan paano natin, paano tayo mag-mission. Is, sabi nga, sumunod kayo sa akin at gagawin. Si Lord ang on his part. Ang duty lang natin is tumugon sa kanyang tawag. Hilawag tayo ni Lord, pero natatakot tayo dahil wala akong kakayahan, wala akong talent. Sabi nga niya, gagawin. Siya nang bahala. Yung duty lang natin na tumugon sa kanyang tawag. Si Lord na ang bahala kung paano pinababaguhin, bigyan ng talino or kalakasan para sundin ang kanyang kalooban para sa pag-mission. So huwag tayong matakot pag si Lord ang tumawag sa atin. Huwag tayong matakot pag si Lord ang tumawag sa atin para baguhin yung sarili natin para sundin yung kanyang kalooban. So, pag sumunod kayo kay Lord, sometimes may mga isakripisyo din natin. Diba? Tulad ni Santiago at Juan, dahil tumugon sila sa tawag sa Panginoon, may sinasakripisyo sila. Sinasakripisyo niya kanilang pamilya. Sinasakripisyo kanilang pamumuhay. Paano natin wala natin pamumuhay ngayon? Eh, sumunod sila dahil nakita nila ang tunay na buhay si Kristo. Diba? So, yun ang hamon din sa akin. Nandito tayo sa Hong Kong bilang OFW, naghahanap buhay. Pero kung wala si Kristo sa buhay natin, hindi natin mahanap ang tunay na buhay. Kung hindi tumugon sa tawag ni Lord, hindi natin makita ang tunay na buhay. Maski anong trabaho, trabaho, kuskus, kuskus. Pag wala si Lord, walang buhay. So si Lord ang nagbibigay buhay, siya yung nagbibigay liwanag. And that is why ito, handa sila, sinasakripisyo nila. Hindi sila natatakot pag tinawag sila ni Lord. Pag tinawag pala ni Lord, huwag tayong matakot, tumugon sa kanya. Si Lord na yung bahala. God will make us, diba may kanta? God will make a way where there seems to be no way. Akala mo wala ng paraan, pero kay Lord, gagawa ng paraan. Dahil sumunod ka, dahil tumugon ka sa tawag ni Lord, walang imposible. So, yun ang challenge sa atin. Na every day, actually, tinawag tayo ni Lord. Pero, busy tayo sa cellphone natin. Miss tawag ng tawag si Lord, dami ng tawag si Lord. No? Pero, busy tayo sa sarili natin. Parang gusto lang natin ang sarili ang makilala na nakalimutan natin. Dapat si Lord pala ang makilala sa pamamagitan ng sarili natin. Gagamitin ka ni Lord tulad ng mga mangingisda. Ginagamit lang sila ni Lord para makita ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan nito mangingisda. Diba? Parang kung sila dapat commission, dapat ang pinili ni Lord yung mga magagaling, scholars of the law. Pero ang pinili ni Lord yung mga mangingisda. Ibig sabihin, sometimes the Lord will choose us, wala tayong alam, dahil si Lord na ang gagawa ng paraan sa atin.
para hindi lumaki yung ulo, eh, sa akin to, magaling ako eh. Pero alam naman natin, hindi to galing sa akin, kay Lord yan. Alam, sir, sabi ni Pedro, mangingisda lang naman ako. Wala naman akong alam, yung katalinuhan ko, kay Lord yan. Bakit nagawa ko yan? Kay Lord yan. So yun ang, that is why, tinawag ni Lord, yung mga mahihina, yung mga hindi kilala sa lipunan, dahil para si Lord ang makilala. Si Lord ang makilala, hindi yung sarili ang makilala. So, ito yung hapon sa atin. So, lahat tayo ay tinawag ni Lord. Tinawag tayo, ang challenge sa atin, dapat tumugon tayo. Ang mission natin, para mapakilala si Lord sa pamamagitan ng buhay natin. Sa pamamagitan ng buhay mo, makilala nila si Lord. Yun ang mission. Dahil ang mission ay papapalaganap ng kaharian ng Diyos, yung kanyang mabuting balita. Hindi papalaganap yung sarili natin, kundi sa kanya. Sabi nga ni San Juan, he must increase, ay ang sarili niya decrease. So, yun ang pag-mission. Pagpapakilala ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ko. So, kayo ba, pinakilala ba si Lord sa buhay mo? At least, pagkakita ka, no? Mukhang Panginoon mo. Kung nakita si Lord sa kabaitan mo, nakita si Lord sa pagpakumbaba mo, nakita si Lord dahil nagpatawad ka. Yan ang mission. Ginagamit, instrument lang tayo. Okay? That's why itong mga alagad ay tinawag ng Panginoon. At remember, pag sumunod kay Panginoon, that's why sacrificio, isacrifice yung sarili mo. Isacrifice yung sarili mo dahil ngayon, ang sarili natin, si Lord na, di ba? Sabi ng Panginoon, if you want to follow me, forget, deny yourself. Wala na tayong sarili para pagsunod natin sa Panginoon, si Lord yung sarili, siya yung makita ng kapwa natin. So sa ating banal na panalangin, naway tumugon tayo sa tawag ng Panginoon, tawag para sa ating kabanalan, sa paglilingkod sa Kanya. Pag mag-invite sa atin, pupunta tayo ng saikom. Para kay Lord naman yan, tumugon tayo. Ayoko, dito na lang kami maghatpat. Pag tinawag ka kay Lord, tumugon ka para kay Lord. Diba? God will make a way. Pagkatapos ng gawain, maraming hatpat. Pag inuna mo si Lord, diba? City first, the kingdom of God, at lahat ibibigay. So, pakunahin na natin si Lord. That's why talagang inuna nitong Pedro, ni Andres, ni Juan, Santiago, inuna. Iniwanan pa nga nila. Diba? Iniwanan yung kanilang magulang. Iniwanan yung kanilang ini-invest nila yon, yung bangka. Dahil tumawag si Lord, ibig sabihin, si Lord ang nagbibigay buhay, tayo ito naghanap buhay. Ito na ba yung purpose natin? Iniwan natin yung temporal, sumunod tayo sa nagbibigay ng tunay na buhay, yung ating Panginoon. Amen.